Magandang gabi sa inyo mga sir, mga ma'am. Ngayon po sa video kong ito, ituturo ko po sa inyo paano mag-reset ng ECU ng ating mga motor. Applicable to sa mga Honda na motor, Honda Click version 1, version 2, sa Zoomer, sa Genio, Honda Beat version 1, applicable po ito. Kaya kung gusto mo matutunan itong tutorial na ito paano mag-reset ng ECU, tapusin nyo po itong video na ito. Salamat. So guys, mag-reset tayo ng ECU. Ang location ng ating connector para sa ating computer box ay nandito sa ating battery. Dito sa battery ng ating Honda Beat sa lapag. So papakita ko sa inyo, natanggalin ko yung screw. Ayan guys, makikita nyo dito guys, makikita nyo itong pula na dito ito. So ito sya okay. So nga gawin nyo, hilay lang yung takip. Yan. Tapos nga gamitin natin para pang reset, ito lang wire na to. Okay, itong wire na ito gagamitin lang natin. So, hindi nyo kailangan ng scanner. Although, mas maganda may scanner kasi mas accurate. Ito kasi, mano-mano lang ang gagawin natin. Hindi siya yung pagkaya sa scanner na makikita natin yung mga live data niya. Kung ano yung value ng mga sensor. Kung ano talaga yung pinaka-fault code. Ito, i-reset lang natin yung ECU. Mag-initialize tayo ng total positioning. Para kung naranasan nyo na medyo yung motor nyo ay medyo hagok o kaya palyado o kaya pag umaandar kayo bigla na lang kinakapos ng gasolina, maaari na kailangan reset ang ECU nyo. O kaya meron kayong pinalitan na sensor kagaya ng throttle positioning sensor, palit-palit kayo, kailangan nyo i-reset yung ECU. Tapos kung nag-blinis kayo ng throttle body, kailangan nyo rin na palitan yung i-reset yung inyong ECU. Kasi once tinanggal nyo yung mga sensor, yung throttle body, mali pa mang sensor na nakalagay sa makina natin, is ang nare-register sa ECU natin is para siyang bago pagka ibinalik mo. So kailangan mong i-reset para ma-initialize ulit at makilala niya ulit yung kinabit natin na pyesa. So gato lang gagawin, hanapin natin yung kulay green tsaka kulay brown na wire. Okay, ito yung kulay green tsaka kulay brown na wire. Ang gagawin natin, i-short lang natin siya. Okay, lalagyan natin siya ng wire dito. Ito ah. Lalagyan natin siya ng wire. Tutusok lang natin yan guys. So yan. So paglalagyan natin, switch on natin itong susi. Ayan. Okay, so wait, guys, ayusin ko lang, mukhang hindi ito nakaayos. Guys, kung meron kayong perdible, okay lang din gamitin yun. Kasi metal naman yun. Pwede siya pang short ng ating ECU. So, ito wire lang meron ako dito. Kaya ito muna yung ginamit. Ito lang yung ginamit ko.
So ayan guys, inayos ko lang. So pag inon natin yung susi, inon natin. So makita nyo yung check engine, nakailaw siya. So para reset yung gagawin natin, bibilang tayo ng, mula sa pagka-on natin, bibilang tayo ng 5 seconds. Okay, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, tanggal. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, sabit. Yan, tapos i-off natin. Okay, so na-reset na yung ECU natin sa ganung paraan. So tingnan natin kung lalabas na error code. So guys, nawala. So pagka may error o may trouble lang inyong mga motor, meron siyang blink pattern na tinatawag. Kung ba may problema sa total positioning sensor, meron siyang blink pattern na ginaga na nangyayari dito. Merong 5, merong 5 beses na maikli yung blink, may dalawang beses na mahaba yung blink niya. So may mga code yan. So mag-repair na lang kayo kung ano yung code na yon. Pag binilang nyo, malalaman nyo yun pagka yung problema na yun, malalaman nyo yung code na yun. Merong ano yan eh, listahan kung saan makikita. Subukan ko ipakita sa inyo kung mapapakita ko yung listahan na yun. Para at least meron kayong idea. So okay, pag in-reset na natin, gagawin natin kayo, mag-reset tayo ngayon ng gagawin is throttle positioning. Okay, dito tayo. So gagawin natin, off ulit natin yung makina, tapos ikabit natin ulit yung wire. Ganito na mag throttle positioning. Ikabit natin. Nabot yata yung wire natin. So yan. Tapos dito tayo ngayon sa ilalim. Ito yung oil pressure sensor niya. Ito. Hugutin natin ito. Yan. Tapos ang gagawin natin, talagyan din ng isa pang wire. Medyo mga yun, pasok pag-wire. So yun guys, nandiyan siya. So gagawin natin ngayon is i-switch on natin. Okay, switch on natin. Pag i-run natin yan, okay, makita natin yung check engine light natin. Nagbi-blink. Magawin natin, pagka-blink, hugotin lang natin. Bibilang tayo ng 5 seconds. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ikabit natin. Tapos tsaka rin i-off. Okay, pag-off natin, on ulit natin. Okay, so yun, naka-total positioning na siya. So yun, napakita ko na ngayon paparin total positioning. So mag-initialize man tayo ngayon ng throttle body. Para saan ba initialize?
para maayos natin yung minor ng ating Honda Beat, ng ating mga motor. Pwede is papatayin natin. Okay. Pagkapatayin natin, switch on ulit natin. Balik ito gawin natin. Pipihitin natin itong mani ano. Wala ako na magandang angulo. Yan. Balik gagawin natin is switch on natin yung kapag total position initializing, kailangan naka full throttle tayo. Tapos on natin yung susi. Tapos at dati mag-blink yung check engine light. Pag nag-blink, okay, pwede mo nang bitawan. Tapos patay ulit. Okay, so yun na yung total position initializing. Okay, tanggalin na natin itong natin. Then pagkatapos natin gawin yung proseso na yun, paandar natin yung motor natin. Ano, lalo ito siya mag-idle ng mga 5 minutes. Ayan, maandar na yung motor natin. So titignan natin kung babago yung minor niya, kung babagsak yung minor sa ginawa natin. Kung magbabago, kung medyo hindi pa maganda yung minor niya, pwede ating ulitin yung ginawa natin. Mag total initializing tayo. Pwede natin ulitin yun kung di pa siya tumino. So mahalaga na gawin natin to kasi pwede makaka-apekto ito sa performance ng ating makina, sa consumption ng ating fuel. Kailangan gawin natin to. Okay, so yun lang guys, sana meron kayo natutunan sa gabi nito, sa video kong ito. Palay kayo, subscribe na lang, o pwede kayo mag-comment kung meron kayong tanong. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko na lang kung ano man yung katanong kayo. Pwede kayong mag-suggest kung ano yung next video na pwede natin gawin para maibahagi natin sa ibang, para makaibagat sa iba na pwede tayong makatulong. Okay, yun lang guys, God bless.